Hello people! So, nandito na tayo ngayon sa pang-anim natin na tutorial. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-input or mag-code ng if statement sa batch file natin. So, unang gagawin natin ay, syempre, gawa tayo ng variable na set name equals Marie Chris. If, so, kagaya ng nakaraan na yung variable natin ay in-enclose natin sa percent sign. So, name percent. Yan. If name equals Marie Chris Echo indeed Marie Chris is her name. Wow. Ganon. So, bakit napansin nyo dito? Isa lang yung equal sign niya dito. Habang dito naman, pwedeng dalawa. Hindi pwedeng dalawa. Dalawa talaga dapat yung equal sign niya dito. So, dito kasi, nagsiset ka ng value sa variable. Dito naman, hindi ka nagsiset ng value. Kundi nagkakaroon ka ng comparison. Kung yung sinet ba or yung variable mo ba, ay katugma sa kung ano yung pangalan. So, halimbawa dito, if name equals Marie Chris Eco, indeed, Marie Chris is her name. So, halimbawa, pay natin to or kailangan pala natin ng pause para huminto siya. So, run natin to. Ayan, indeed, Marie Chris is her name. So, paano nangyari yun? Sabi ko nga kanina, yung if statement natin, na-reach niya yung true statement. Ito. So, nagkaroon ng true yung comparison niya. Na yung value ng name natin na variable ay Marie Chris nga. So, kung halimbawa, if name or if present name equals sabihin natin happy birthday. Happy birthday. Sabihin natin Echo happy birthday to you. So kung lalagyan natin dito ng happy birthday. Ayan. Yung lalabas, guys, ay happy birthday to you. Hindi na Marie Chris. Kasi hindi niya na na-meet yung true statement. Hindi na Marie Chris yung nakalagay sa variable natin na name. So, since happy birthday na yung nakalagay sa variable natin, ito na yung magsisilbing true statement ngayon. So, ito na yung echo niya. Okay? So, ayan. Happy birthday to you. Okay? So, halimbawa, lalagyan natin ng user input ito. Echo, enter your name. So, kagaya kanina, sabi ko, kapag ka user input, lalagyan mo ito ngayon ng /p. Tapos, yung variable natin, kailangan wala siyang value. Kasi, sa may compiler ka na mag-input ng value. So, kung halimbawa, i-run natin yung compiler natin, enter your name. So, sabihin natin na Marie Chris. Indeed, Marie Chris is her name. Press enter to continue. So, kung halimbawa naman, happy birthday, sabi natin. Happy birthday. Ayan, happy birthday to you. So guys, nagtatanong kayo, kung halimbawa yung in-enter natin na name, wala dito sa if statement natin, hindi niya nakita yan. So ano mangyayari niyan? So sabihin natin, hindi tayo maglalagay ng naka-input na doon. Sabihin natin na mouse. Press any key
press any key to continue. So bakit ganun? Kasi wala siyang condition statement na nakalagay para sa mouse na yun. Walang nakalagay. Halimbawa, sabihin natin. So kung sinabi mo naman na if percent name percent equals mouse echo isa kang daga. Ayan. So kung in-input mo dito mouse, meron na siya. Hindi kagaya kanina na press any key to continue lang kasi wala siyang nakalagay na command. Ngayon, meron na siyang nakalagay na command na if name natin, which is ang variable, ay mouse, so mag-echo ka na ngayon na isa kang daga. So, meron na siyang if statement. So, ganun lang yun. So, dun lang nagtatapos yung tutorial natin about sa if statement. So, sa susunod na tutorial, pag-usapan natin yung if-else statement para meron kayong ibang knowledge pa sa conditional statement natin. So, kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na para marami na pong matutunan sa batch file natin. Hanggang sa muli, guys. Salamat!